Magandang araw mga pogi. Muli ay nandito na naman si Kapitan Sayote para sa panibagong video tukol sa One Piece. At ngayon ay pag-uusapan natin ang Chorya na kung si Im ba ay ang national treasure sa Mary Joa sa One Piece. Kung gayon, mayroon pala tayong pambansang kayamanan. Sa panahon ng channel ng Levely, naisip kong magkakaroon ng clue tungkol sa pambansang kayamanan ng Mary Joa na nabanggit ni Doflamingo sa Dressrosa. Ngunit ang tanging bakas tungkol sa kayamanan na ipinakita sa Levely ay ang isang malaking straw hat. Yun ba ang kayamanan na tinutukoy ni Doflamingo? Pakiramdam ko ay maaring nakita na natin ang kayamanang ito at ang kayamanan ay hindi ang malaking straw hat. Paano kung ang pambansang kayamanan ng Mary Joa ay si Im, ang pinuno ng mundo sa One Piece? Sino nga ba si Im? Si Im ay isang napakataas na ranggo na individual sa world government na kung saan kahit na ang limang mga elders ay ginagalang siya. At siya ang nakaupo sa empty throne. Gayunpaman, ang presensya ni Im ay isang lihim sa ibang bahagi ng mundo. Si Im ay ipinakita bilang isang anino o kaya ay silhouette. May isang episode na ipinakita lamang ang kanyang mata na animo isang Sharingan sa Naruto. Pero siya ay isang tao at sa tingin ko ay isang miyembro ng World Nobles. Bago natin simulan ang video, mag-subscribe ka na dito Pogi at pindutin ang bell notification para lagi kang updated kay Kapitan Sayote. Ito na ang ating topic. Maghanda ka na! Narito ang aking Chorya. Una, isang pahiwatig ng pambansang kayamanan ng Mary Joa. Dahil nakita ng isang tagalabas ang bagong si Doflamingo na minsan ay tumira sa Mary Joa dahil siya ay isang noble, ang mga clues tungkol sa kayamanan na ito ay nagmula sa sinabi niya kay Trafalgar Law. Ang una, ang pambansang kayamanan ng Mary Joa ay isang bagay na ginawa upang sirain ang mundo. At ang pangalawa, ang pagkakaalam lamang ng pagkakaroon ng kayamanan na ito ay isang bumabagabag kay Doflamingo. Dahil dito, dinakmel niya ang world government noon dahil sa nalaman niyang impormasyon sa kayamanan. Ibig sabihin nito, ang kayamanan ay sikreto talaga. At ang pangatlo, si Doflamingo ay maaring mamuno sa mundo at umaasa sa kayamanan ng Mary Joa kung nakuha lamang niya ang Ope-Ope Nomi. Ang pangalawa, si Im ay siyang nakaupo sa trono sa empty throne. Tulad ng sa una at pangalawang clues, kung saan si Im ay itinagang sikreto maging sa buong mundo at ang nakakakilala lamang sa kanya ay mga mahahalagang tao. Alam natin na kilala ni Gorosei si Im dahil lumuhod pa siya dito. Pagkatapos, kung ang katotohanan tungkol kay Im ay ipinahayag, siguradong magugulat ang buong mundo. Sa katunayan, hindi alam ng mga hari mula sa ibang mga bansa na mayroong isang Im. Ang mga hari tulad ni Steli ay sinabihan na ang empty throne ay talagang hindi kinokontrol ng sinuman, na sumisimbolo ito na ang mundo ay hindi ginagabayan ng isang tao. Ginawa ito upang ang lahat ng mga hari sa pamahalaang pandaigdig ay maging equal. Sa katunayan, ang mga hari na nagpunta sa Levely ay sinabihan na sumumpa na hindi sila sasakop sa empty throne para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit sa katotohanan, ang empty throne ay madaling sinakop ni Im, na nagpapahiwatig na mula sa simula ang pag-aari ng trono ay sa kanya. Ang mundo ng One Piece ay pinamumunuan ng isang tao, pero mayroon pa palang mas mataas kaysa dito. Kung ito ay nag-leak, tiyak na may isang hari na magagalit dahil pakiramdam niya siya ay ginulangan. Ang pangatlo, may mga palatandaan na si Im ay hindi bata. Kung gayon, bakit nais ni Doflamingo ang Ope-Ope Nomi upang makontrol ang pambansang kayamanan sa Mary Joa?
Mayroong mga pahiwatig na si Im ay tulad ng isang tao na nagmula sa isang nakaraang panahon. Naramdaman ito nang bisitahin niya ang malaking straw hat na nakatago sa Mary Joa habang nakatingin sa poster ni Luffy. Talagang naramdaman ko na ang sombrero ay maaring pagmamayari ni Joy Boy o Poseidon noong nakaraang panahon. Ang mga Gorosei ay humingi ng mga direktiba mula kay Im tungkol sa kung sino ang dapat mawala. Pati na rin ang pagpapahiwatig na si Im ay isang pinuno ng Gorosei sa loob ng mahabang panahon. Ang edad ng Empty Throne ay 800 taong gulang na. Kung tunay na si Im ay nasa trono, ibig sabihin hindi siya isang tao. Mula sa sitwasyong ito, hinihinala na si Im ay galing sa isang mas maagang panahon o era na maaring mabuhay lamang dahil sa pamamaraan ng Ope-Ope no Mi na nagbibigay ng immortalidad. Kailangan ni Doflamingo ang immortalidad ng Ope-Ope no Mi upang malamangan si Im o kaya'y para matalo niya ito. Kung matatalo ni Doflamingo si Im, maaaring mapalitan niya si Im bilang lihim na hari ng mundo. Kaya ang misyon ni Doflamingo ay mamuno sa buong mundo gamit ang kayamanan ng Mary Joa kung ito ay matutuloy lamang. Hindi partikular na binanggit ni Doflamingo ang pambansang kayamanan ng Mary Joa bilang isang bagay. Ngunit itong si Im sa pagitan ng mga tao o buhay na mga bagay, totoo bang ang mga tao o buhay na mga bagay ay tinutukoy bilang pambansang kayamanan? Sa totoo lang, sa Japan, mayroong mga tao na itinuturing na pambansang kayamanan. Kadalasan, ito ay dahil sa kanilang kadalubhasaan sa sining. Hindi rin binanggit ni Doflamingo na ang pambansang kayamanan ng Mary Joa na kanyang tinukoy ay walang buhay na mga bagay. Bilang karagdagan, isaalang-alang din ang papel ni Im. Mukhang lihim niyang kinokontrol ang pagbuo ng kasaysayan ng mundo, kabilang ang sa pagtukoy kung sino ang dapat papatayin. Siya rin ang namumuno sa totoong mundo, na nakaupo sa empty throne, at maaring magbigay ng mga tagubilin sa mga Gorosei. Kung tulad nito, hindi katakataka na siya ay tinuturing na isang buhay na pambansang kayamanan. Sa ngayon, ang aking tsorya tungkol sa pambansang kayamanan ng Mary Joa ay si Im. Ano sa tingin mo? Mag-comment lamang sa baba upang ating pag-uusapan. See you sa susunod na mga video, mga Pogi. Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.